Tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngala ng Ama, na Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Binati na anghel ng Panginoon si Ginoong Santa Maria. At siya'y naglihing lalang ng Diyos Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang berbo ay nagkatawang tao. At tumira sa gitna natin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Maria, Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayaman dahilan sa pamamalita na anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami sa kanyang pagkabuhay na maguli, sa kalwalatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparlong sa nauna, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparlong ng una-una, ngayon, magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparlong ng una-una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, na Anak, at na Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Muli po'y magandang gabi sa ating lahat. Ang ating pong tagapagdiwang sa misang ito ay si Reverend Father Melchor Andaya. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugi ng gitara, at ang kaaya ay ang lira. Hipan din niyo ang trumpeta, hipan ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pukawin mo sa iyong sambayanan ang Espiritu na pumuspos kay San Josafat upang mag-alay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Pakundangan sa kanyang panalangin, kaming mga pinagtibay ng Espiritu ring ito ay huwag nawang mag-atubiling mag-alay ng buhay para sa kapwa. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Napakahangal ang mga taong hindi nakakikilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakikilala siya na lumalang sa mga ito. Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos,
ang mga bituing naglalayag sa karukan, ang rumaragas ng tubig at ang mga tala sa kalangitan, ang kinikilala nilang mga Diyos na namamahala sa daigdig. Kung kinilala nilang Diyos ang mga ito dahil sa kanilang angking karikitan, dapat ay nalaman nilang higit na dakila ang lumalang sa lahat ng iyan. Ang Panginoong may kapal. Siya ang pinagmula ng lahat ng kagandahan, ang lumikha sa lahat ng may ito, kung namamangha sila sa kapangyarihan ng mga ito. Dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan ng lumikha sa mga ito. Sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sanglilikha, makikilala natin ang lumikha. Baka naman hindi sila dapat sisihin ng lubos. Maaring nagsikap silang makilala ang Diyos, ngunit naligaw lamang sa kanilang paghahanap. Sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila, lubha silang naakit sa kagandahang kanilang nakita. Hanggang sa naniwala silang Diyos nga ang mga ito, ngunit wala silang tunay na maidadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung nakayanan nilang pag-aralan ang sansinukob, bakit di nila nakilala ang Panginoong may likha sa lahat? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Alleluia, alleluia, alleluia. Diyos ay pag-ibig na tunay, kaya tayo magmahalan, at siya ay ating tularan. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayun din noong panahon ni Lot, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayun din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi
Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buwitre. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ating pagninilay sa gabing ito ay bigyan nating tuon ang mga halimbawa na ginamit ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo. At makikita natin yung halimbawa na ibinigay ni Jesus sa mga tao na mayroon namang pare-parehas na sitwasyon. Ang mga tao, kahit pa nung panahon ni Noe, ni Lot, o kahit sa kanyang muling pagdating, yung mga ginagawa ng mga tao ay similar, no? Mayroong mga kondisyon na pare-parehas ang ginagawa. Pero kahit pare-parehas ang ginagawa, may pagkakaiba naman sa kinahihinatnan, no? Halimbawa, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, no? Binigay na halimbawa ni Jesus. Parehas silang nasa bukid, parehas pinagpapawisan, parehas naiinitan, parehas nagtatanim, parehas yumuyuko, parehas sumasakit ang buto. Pero sa huli, yung isa kukunin, yung isa may iiwan. Parehas ng sitwasyon, pero sa huli, merong ibang kinahihinatnan. At sa ating pananampalataya, batid natin na ang nais na kahihinatnan natin ayon sa plano ng Diyos ay yung mabuti at maganda. Nais ng Diyos para sa atin na magkaroon tayo ng happy ending, glorious ending, salvific ending. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng kinahihinatnan na maayos at matiwasay. Tatanungin natin, paano mangyayari yon kung pare-parehas naman ng sitwasyon sa simula? Mga kapatid, maaring pare-parehas nga ng ginagawa, halimbawa sa binigay ni Jesus, pero merong maaring pagkakaiba sa kung paano natin ginagawa ang mga bagay, sa kung paano natin ginagawa ang ating mga tungkulin. Kahit sa simpleng pagdampot ng kalat, pero alam natin sa puso natin na ito ay pagmamahal sa kalikasan para sa ating kapaligiran, no? Ito ay may value, no? Ito ay may halaga, no? At kapag nakita tayo ng Diyos sa ganong disposisyon, ginagawa natin ito araw-araw, yung mga ordinaryong mga ginagawa natin araw-araw, yun pala may malalim na kahulugan para sa atin. Matatagpuan tayo ng Panginoon na handa at alam natin na yung ating ending ay malinis, maayos, matiwasay, malapit sa Diyos, malapit sa kapwa, malapit sa mundong ating ginagalawan, no? O saan yung mundo nating tayo ay nabubuhay. Kaya nga, ang ating pananampalataya ang magbibigay sa atin ng magandang wakas, no? Ang pananampalataya natin sa Diyos ang makapagbibigay sa atin ng glorious ending. Dahil sa simula pa, nais ng Diyos na magkaroon tayo ng magandang ending sa buhay na ito. Magkaroon tayo ng magandang resulta, no? Output, magandang outcome sa ating
buhay pagsunod sa Diyos. At sa misang ito ay isang bagong pagkakataon, no? Isang bagong pagkakataon para sabihin natin muli sa Diyos na nais nating palalimin ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Ngayong panahon ng pandemic, pare-pares tayong apektado, pero paano natin ito titignan? Paano natin sasabihin na nais nating maging maayos sa kabila ng nangyayaring pandemic? We can make change despite of similar situation with faith, with love, and with positive outlook in life, we can always have a good and glorious ending. Hilingin natin sa misang ito na bigyan tayo ng lakas at inspirasyon. Bigyan tayo ng panibagong inspirasyon ng Espiritu Santo para sa gayon ang ating mga ginagawa, gaano mang kaordinaryo ang mga ito, ay magkaroon ng kahulugan na naaayon sa isip at sa plano ng ating Panginoon. Maglalaan tayo ng sandaling katahimikan at ibukas natin ang ating mga kalooban sa Espiritu Santo na siyang magbibigay sa atin ng bagong lakas, bagong inspirasyon para makapagsimula muli kasama ang Diyos. Ang panalangin ng bayan. Sa wakas ng panahon, ipapadala ng Diyos ang kanyang mga anghel upang tipunin ang kanyang mga hinirang habang ating ipinapanalangin ang pangangailangan ng lahat ng sangkatauhan. Hilingin natin sa Diyos na matagpuan niya tayong handang humarap sa Kanya sa kanyang muling pagbabalik. Ang ating itutugon, Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanilang pagsaksi sa kanilang buhay naway higit na makahikayat ng mga tao at ng mga bansa sa daan ng kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga Kristiyano sumasampalataya naway mapahayag ng kanilang pananampalataya sa buhay na walang hanggan at maunawaan ang walang hanggang bunga ng bawat kilos natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang ating sarili naway maihanda natin sa pagdating ng paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng tuwin ng pamumuhay sa katotohanan, katapatan at pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga biktima ng pag-uusig at pag-aabuso naway makatagpo ng tunay ng kagalingan upang makamit nila ang katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga yumao naway bumangon muli sa kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Sa katahimikan ng ating puso, idulog natin sa Diyos ang ating iba pang mga kahilingan. Panginoong Diyos, hindi namin alam ang oras ng iyong pagbabalik, ngunit umaasa kaming hindi kami pababayaan ng iyong pagmamahal. Gawin mo kaming aktibong umaasa at naway tanggapin ka namin ngayon sa aming mga puso. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Oh,
Kristo, noon, tanggapin ang aming nakayanan, aming iyong sambayanan, ang mga pinagpaguran sa iyong kalugdan. Dakila ang iyong puso, dakila ka, O Kristo, sambayanan kaming nakupuri sa iyong dugo at katawan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambanay niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ito ay gawin mong mapuspos ng iyong pagpapala, at kami gawin mong matigib ng pananampalatayang di magigitla na pinaninindigan sa pagdanak ng dugo ni San Josafat sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Josafat ay parangalan, sa ikapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis na aming Santo Papa at ni Francisco na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kaniyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, daw karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa spiritual na komunyon. Sa iyong mga paanan, O Jesus, ako'y nagpapatirapa at aking inihahandog sa iyo ang aking pagsisisi na inihahayag ng aking puso na ibinaba ng karalita at kawalan at kabanalang iyong taglay. Ikaw ay aking sinasamba sa sakramento na iyong pagmamahal. Aking hinahangat na ikaw ay patuloyin sa aking nagdaralatang kalooban at inilalaan ko sa iyo, habang aking hinihintay ang kaligayahan dulot ng pakikinabang ng iyong katawan. Aking inihiling na ikaw ay tumuloy sa akin. Halina, Panginoon Jesus, manahan ka sa akin na walang ibang hinahangad kundi ang makapiling ka. Yakapin nawa ng iyong dalisay na pagmamahal ang aking buong pagkatao, at ako'y samahan sa buhay na ito hanggang sa yugto ng aking pagpanaw. Sa iyo ako'y naniniwala, sa iyo ako'y umaasa, at sa iyo ako nagmamahal. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na ito ay magdulot nawa sa amin ng espiritu ng katatagan at kapayapaan upang ayon sa halimbawa ni San Josafat, kami ay kusang maglaan ng aming buhay sa ikararangal at ipagkakaisa ng iyong sambayanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga yumao. Ama namin at makapangyarihang Diyos, naniniwala kaming ang iyong anak na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Ipinagdarasal namin ang mga pumanaw naming mga mahal sa buhay. Bigyan mo ng katuparan sa pananampalataya at pag-asa at dalhin mo silang maluwalhati sa langit ng tahanan upang maging maligayang kasama mo magpakailanman. Amen. Pagkalooban mo sila ng kapayapaang walang hanggan. Silayan mo sila ng liwanag na walang katapusan. Mapanatag sila sa kapayapaan. Amen. Kahabagan ng Diyos ang kanilang kaluluwa at ng lahat ng mga mananampalataya at magpatatag sila at mapanatag sila sa kapayapaan. Amen. Sa kapayapaan ng Diyos, atin sanang matanto ang dakilang pag-ibig niya at ang kanyang anak na sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Pagbabasbas sa mga maglalakbay, sa mga nagdiriwang ng kaarawan at pag-iisang dibdib sa mga imahen, rosaryo at mga dasalan. Ang mawaing Diyos nawa na pumili sa mahal na Birheng Maria, ang ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, ang mapaghimalang Birhen ng Antipolo, ay igawad sa inyo ang kanyang pagbabasbas at kapayapaan sa kaluluwa, isip at katawan. Ilayo nawa niya kayo sa lahat ng panganib at kapahamakan saan man kayo maglakbay o magtungo. Palakasin niya ang pag-asa ng lahat ng mga may sakit at karamdaman, lalo na ang mga pinahihirapan ng COVID-19 virus. Palakasin din niya ang pananampalataya ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng pag-iisang dibdib ngayon. Pag-alabi nawa kayo sa pag-ibig at paglilingkod sa kanyang pinakamamahal na simbahan. Igawad din niya nawa ang pagbabasbas sa lahat ng mga imahen, larawan, rosaryo at mga dasalan at lahat ng kasangkapang nakakabanal upang makatulong sa inyo sa kasalukuyang buhay, sa paggawa ng kabutihan at patungo sa buhay kabanalan at maghatid sa inyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Patnubay ka namin sa aming paglalakbay, ituro mo sa amin ang wastong landasin nang di kami madala ng makamundo